Mula sa 33 mga kandidato sa pagkasenador, 12 lang ang pinalad na maluklok sa pwesto. Kinamusta namin ang ilan sa mga hindi pinalad na mahalal kung ano na ang susunod nilang gagawin. Live mula sa Quezon City, my report, si Ruth Cabal. Ruth? Jessica, dun nga sa mahigit 20 kandidato sa pagkasenador na hindi pinalad, may ilan sa kanila madali namang nag-concede. Pero may ilan din hanggang ngayon may agam-agam pa rin daw sa naging resulta ng eleksyon. Ilang araw nang may ganitong pa-Thanksgiving si Brother Eddie Villanueva sa mga taga-suporta at volunteers. May basihan man daw o wala ang sinasabi ng ilang grupong nagkaroon ng dayaan ngayong eleksyon 2013, di raw siya mangunguna sa pagsasampa ng formal na reklamo. At dahil 3 beses na siyang nabigong makasungkit ng isang national position, wala na raw siyang planong tumakbo ulit. I just want to rally our people to move forward and at the same time pray. The truth will come out. I am proposing actually a People's Truth Commission. Sa headquarters naman, ang akbayan namin inabutan si dating Team Pinoy Senatorial Candidate Risa Ontiveros. Di na itago ni Ontiveros ang panghihinayang sa kabiguan niyang muli sa 2nd pagsabak sa senatorial elections. So this week, less malungkot, mas okay. Kailangan na, at nag-a-assess na nga, at kailangan na no, magpatuloy. Keep moving forward. It was still very much a name recall, a popularity contest. Sa Hulyo, balik pribadong sektor naman si Makabayan Senatorial Candidate Representative Teddy Casino matapos ang 9 taong termino sa Kongreso. Di man pinalad umabansi sa Senado, ipagpapatuloy niya pa rin daw ang pagtutulak sa Freedom of Information Bill at Anti-Dynasty Bill bilang miyembro ng Makabayan Coalition na sa ngayon ay may 5 partyless groups na posibleng makapasok sa Kamara. Well, these are lessons learned and hindi naman dito nagtatapos ang ating pakikisangkot sa politika. Marami pang eleksyon, marami pang paraan para tayo maglingkod. So, life goes on. Sa United Nationalist Alliance o UNA, isa sa mga unang nag-concede si Representative Mitos Magsaysay. 2 araw matapos ang eleksyon, nagpasalamat siya sa mga taga-suporta at nanawagan sa mamamayan sa patuloy na pakikiisa sa gobyerno para magkaroon ng mga reforma. Sabi naman ni dating Senator Miguel Zubiri, matapos daw ang mahirap na kampanyang hinarap niyang kulang sa resources, kasama na ang mga paninirang bahagi na ng politika, tanggap na raw niya ang boto ng taong bayan at ang kanyang kapalaran sa labas ng serbisyo publiko. Mula sa Team Pinoy, kinongratulate naman ni dating Senador Ramon Magsaysay Jr. ang mga bagong halal na senador. Umaasa raw siyang lahat sila ay kakikitaan ng mataas sa level ng integridad, accountability at serbisyo publiko. Jessica, at the very least, merong isang taon no, para talagang maging pribadong mamamayan itong ating mga kandidato dahil na ayon sa batas may 1-year ban para sa losing candidates na ma-appoint sa government post o kaya sa mga government-owned and controlled corporations. Jessica? Ruth, paano yung mga may party list organization katulad ni Risa Ontiveros, di ba? Pag panalo ba yung akbayan sa party list, pasok pwede siyang umupo? No, Jessica, kasi meron na silang mga sinabit sa COMELEC na mga nominees ng kanilang mga partyless groups. No? So, depende if they win 1, 2, or 3 seats. Tsaka, even before naman, hindi talaga pwede nang maging representative ng partyless yung mga tumatakbo na ring senador. So, may kanya-kanya na talaga silang pangalan na naka-line up dyan. Pero bilang members naman, they can stand as a consultant o kaya sabi rin naman nila, pwede rin silang magbalik sa mga non-government organizations kasi doon din naman daw sila nanggaling dati even before maging mga kongresista sila. Okay, well, there's life after the senatorial race. Maraming salamat, Ruth Cabal.